Magandang araw mga ka-office. Ngayon, sa vlog natin ngayon, sa bagong vlog natin, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-set up ng Yukata DX6 Bandy Clock. So ito po yun mga ka-office. Pero bago po tayo mag-set up niya, check po na natin, muna natin kung ano pang features ng Bandy Clock na to. So una, ang Bandy Clock na to is kikita po natin rated capacity for maximum of 100 employees. So ibig sabihin, up to 100 employees ang kayang i-accommodate or ng Bandy Clock na to. Pangalawa, to color printing po siya. So ibig sabihin, may black at saka red po yung printing niya. So black para sa on time at saka red naman para sa tardiness at saka under time. So para madaling makita nyo kung late or under time yung employee. Tapos may 24-hour backup battery din siya. So built-in na. Tapos ang ibang features pa niya mga ka-office, so nandito siya, dual time indicator, may analog at saka digital display. So yung analog niya ito, tapos digital naman nandito sa itaas. Tapos na tayo sa to color printing, high speed printing. So 26 times per minute yung printing niya. Musical alarm, so may alarm po to kung gusto niyo pong magpa-set ng alarm. Halimbawa, kung lunch break, snack break, at saka uwian, pwede po natin isit dyan. Tapos, external bell socket, optional po siya. So, pwede siyang lagyan na external. Halimbawa, sa factory yung ano natin, gumagamit, so pwede natin. So, kung halimbawa, ang Bandy Clock na to, dito siya nakalagay, tapos malapad yung area, so hindi siya naririnig kung nag-alarm na siya. That matrix printing technology. So anong ibig sabihin nito? Pag nag-print siya doon sa Bandy Clock natin, dot po siya dahil pins po yung printing niya. Tapos may 6 column time entry siya. So EM in, EM out, PM in, PM out, overtime in, overtime out. So para sa standard time card siya sa yung ating Bandy Clock. So the rest, auto detection of correct time card side. Pwede ito i-activate natin, pwede rin hindi. Auto feed and auto inject. So ito talaga, auto feed and auto inject na talaga yung time card niya. So anong ibig sabihin niya? Pagka nag-punch po tayo, i-drop lang natin yung time card niya. Pagkatapos niyang mag-print, i-eject lang niya yung time card. So huwag nating bunutin para hindi masira yung printer niya. So pag nasira yung printer, malamang magbabayad talaga kayo nun dahil hindi na yun kasama sa warranty. So, tapos may built-in perpetual calendar din siya. Anong ibig sabihin nito? Kung yung taon, halimbawa, yung taon ngayon, na-fall siya sa leap year. So, yung February niya, automatic siya. Yung time card, yung Bandy Clock mo, instead, after February 28, mag March 1 na siya. Kung leap year, February 29. Automatic siya. So, no need na nating isip. Yun ang maganda sa Bandy Clock na to. So, built-in backup battery in case of power failure. Built-in lithium battery. So, ang lithium battery, ang purpose po niyan, ng battery na to. In case na i-unplug natin pag gabi, pag out natin, tapos i-plug natin by the morning, automatic na po nag-update yung time and date niya. Tapos kung anong nakaset natin sa Bandy Clock na to, hindi na siya magbabago. So hindi siya magbabalik sa yung factory settings. Tapos uses standard time card, yung C9000, yan po kasi yung time card na standard. So yun ang maganda nito. So tapos power supply, to 220 to 230 volts. Tapos power consumption, minimum 3 watts, maximum 20 watts. Minimum, so in case naka-standby lang, so 3 watts lang siya. Pag ginagamit natin, nagpa-punch tayo, nagpapa-alarm, 20 watts yung consumption niya. So hindi naman tayo oras-oras nagpa-punch during morning, afternoon, at saka hapon lang. So yung Bandy Clock natin pwedeng naka-wall mount, pwede din siyang naka-dismount. So kukunin na natin ang Bandy Clock natin mga office para makita na ninyo kung paano siya i-set. Okay?
So, magandang araw mga ka-office. Ito na po yung Yukata DX6 natin. Mag-start na po tayong mag-set up ng bandiklak natin. So, para makapag-set up po tayo, open lang po natin siya. Clockwise, open. So, to. So, ngayon, nabuksan na po natin yung para sa set up niya. So, para po ma-set up po natin yung bandiklak natin, may nakikita tayo ditong set up. So, slide lang po natin yung sit up. Tapos, antayin lang po natin yung short hand at saka long hand na mag-fall siya dito sa 12. Tapos, pangkikita natin, magbi-blink yung tatlong button. So, ito po yun. Itong buttons na to, ito, tapos ito at saka ito. So, sa ngayon na functions mga ka-office, nasa programming mode na po yung bandiklak natin. Dahil nagbi-blink tayong tatlo. So, ang functions po niya na ipa-follow na, ito na po. So, itong button sa to, enter. Tapos, ito naman, addition. Tapos, ito naman, subtraction. So, ito dito, add 1, subtract 1. So, yan po yung functions niya mga ka-office. Tapos, dito sa LCD, so, makikita natin, yung bandic clock po natin, hindi po siya updated siya mga ka-office. So, tingnan natin. So, ayan. Makikita natin na yung bandic clock natin is sa settings number 1 na nag-blink-blink 2015. So, yung year na nakalagay dito is ibig sabihin year 2015. So, para maging updated siya, so dapat gawin natin siyang 2020. So, press lang natin to na button, enter, tapos nag-blink na yung 2015. So, ibig sabihin, pwede na natin siyang i-adjust. So, add lang tayo dito. Press lang natin yung under sa addition na button. So, kita natin. Okay. Yan. So, 2021. So, pagkatapos niyan, press lang natin yung enter para ma-save yung ginawa natin na pagbago sa year po niya mga ka-office. So, sa susunod, sunod naman, ang next naman mga ka-office yung 02. So, under sa 02, ano po siya, month po siya or month at saka date niya. So, una, itong first dito na 01, ibig sabihin po niyan is January, tapos ito January 1. So, January 1. Yan po mga ka-office. So, same lang yung gagawin natin. Press lang natin yung buttons dito. Sa enter, nagbi-blink na yung 01. Baguhin po natin. Ngayon mga ka-office, ang nag-vlog po tayo July. Kung ngayon, July 21. So, gawin po natin tong 7. Okay, July na po. So, tapos, enter lang natin para mag-save siya. To gawin naman natin tong 21. So, pagkatapos, enter lang. Next naman, yung setting number 3, time naman yan mga ka-office. Yung first, enter po natin para mag-blank. Ito po yung hour. Tapos, ito namang pangalawa, minutes po yan. So, ngayon, halimbawa, ang oras ngayon na nag-vlog po tayo, 9 po ng gabi. So, dapat ang i-set po natin dito mga ka-office, military po kung nagsisit up po tayo. So, halimbawa, ngayon, 9 ng gabi. So, ang gawin ko dito is 21. Tapos, yung minutes naman ngayon dito is 12. So, ayan. Enter lang natin. Pagkatapos, yung number 4 naman mga ka-office, ano po to? D-line change time ang functions po niyan. So, ang ibig sabihin po niyan, yung 00 na nakalagay dito, hindi po talaga yan 0, kundi 12 midnight po yan mga ka-office. Ano bang ibig sabihin niyan? So, pagdating ng 12 midnight, yung sa bandic clock po natin, yung sa time card po natin, halimbawa, ang time card natin ngayon is July 21. So, pagdating ng 12 midnight ng gabi mga ka-office, automatic na po siya bababa doon sa 22. So, yung change time niya or daylight change po niya, 12 ng gabi.
Pero kung kayong gagamit po nito is ano po siya mga ka-office, may graveyard shift po kayo, ano po, pwede po nating baguhin yung oras na ano, kailan po mag-change yung D-line dito mga ka-office. Ituturo ko po sa inyo sa next vlog po natin. So sa ngayon, basic lang muna tayo. Dapat kung normal lang po yung schedule natin, ano po siya, 0-0 po yung ilalagay po natin siya. Halimbawa sa mga normal schedule, ano lang po siya, dalawang shift lang sa pinakamatagal is dalawang shift sa isang araw. Ano lang po, halimbawa 6 to 2, 2 to 10, yun yung pinaka ano, dalawang shift natin, or kaya 8 to 5, 9 to 6, one shift lang sa isang araw. So dapat 0-0-0 lang talaga yung nakalagay sa setting number 4 natin or D-line change time po natin mga ka-office. So sa setting number, enter po tayo, enter lang. Setting number 5 naman mga ka-office, dito sa ano po natin, sa bandi clock na to, ang itong bandi clock na to mga ka-office, ano po siya, adapter type. So anong ibig sabihin ng adapter type? Yung power cord po niya natatanggal-tanggal. So kung yung bandik lock po natin mga ka-office, ganito po siya. Kita niyo sa layo, adapter type, natatanggal-tanggal po siya. Yung setting number 5 po natin mga ka-office ay, ang functions po niyan is printing position po yan mga ka-office. Yung setting number 5. So anong ibig sabihin ng printing position? 0808 'yun po yung default. Yung itong first na 08 i-enter po natin mga ka-office para mag-blink po siya. Yung first 08 po mga ka-office, 'yan po yung ano po niya, vertical printing position po 'yan mga ka-office. So doon po 'yan sa time card natin. So yung nag-blink-blink first po mga ka-office, yan po yung tinatawag natin na vertical printing position. So pinaka-default po talaga sa vertical niya is 08. So ito po yung punch card natin mga ka-office. So makikita natin may mga square-square siya. Halimbawa dito sa afternoon, dito sa row 16, date 16 natin na row, ano po siya, may in po dito. Dito po siya. So dito sa box na to, vertical, ang vertical po niya galing baba pataas po siya. So ang 08 is center po siya mga ka-office. So ito po yung pinaka-default. So wag na po nating baguhin. Kung ginagamit naman natin is standard time card kagaya nito, C9000. So enter lang natin. Ito naman yung horizontal. So horizontal naman from left to right. So ang pinaka-center dito sa ano natin, sa rectangle natin na box is ano po siya, 08. So kung yun nga, C9000 naman ginagamit natin, wag na nating baguhin yung functions dito sa setting number 5. Okay, so makikita nyo to mga ka-office, kung nakabili tayo ng DX6, kung nandyan pa yung mga manual natin, wag naman sana nating naiwala. Malaking tulong po talaga yung manual natin. So i-follow lang natin, basahin lang natin paano gawin siya mga ka-office. So ngayon i-enter na po natin. So naset na po yung settings number 5 natin. Sa settings number 6 naman mga ka-office, ito po yung setting on and off functions for auto detecting monthly time card. So yung time card po natin mga ka-office, gagaya nito, makikita natin, may ito po yun, side 1 niya. So sa side 1 niya, nandito po yung 1 to 15. Sa side 2 naman niya, nandito naman po yung 16 to 31. So sa functions na ato or settings number 6 natin sa bandi clock natin, ano po siya, correct, setting off on off functions for auto detecting monthly time card, auto detecting of correct time card side po siya mga ka-office. So halimbawa ngayon, July 21 na siya. Kung i-on po natin, i-activate po natin siya, pag nag-punch tayo gamit to mga ka-office, yung side 1 po siya, hindi po siya side 2, which is nandun yung 21 na date, hindi po tatanggapin ng bandi clock natin. I-eject po niya. So yun ang maganda sa functions na to. Pero kung i-off po natin, either side po niya, tatanggapin po niya mga ka-office. Pero kung i-activate naman natin siya mga ka-office,
dapat yung time card natin dito, may nakikita tayong gunting. I-follow po natin yung broken line dito. I-cut po natin kagaya ng ginawa sa time card na to, mga ka-office, para ano po siya? Para ano po siya? Anong tawag dito? Yung functions niya gagana po siya, mga ka-office. Okay? So, sa ngayon mga ka-office, yan lang muna yung ituturo ko sa inyo. Comment nyo lang po sa baba kung ano pang anong functions pa yung hindi nyo naintindihan, at saka mga basic na maintenance para sa bandiklak natin, para maturuan ko po kayo. So, sa ngayon, salamat mga ka-office. Yan na muna. So, ibabalik na natin yung setup natin para mag-normal na po yung bandiklak natin. So, close lang natin. So ngayon, magpa-punch po tayo mga ka-office para makita po ninyo na okay na po yung na-program natin mga ka-office. So, yan lang. Ngayon 21. So dapat yung in nandito siya mga ka-office, mag-fall. So ayan. So tama. 21, 20. So kung ano naman mga ka-office, gusto niyo naman na dapat kahit gabi, ang printing niya is hindi siya military time, 12 hours format siya. So comment niyo lang sa baba, ituro ko sa inyo sa next vlog ko. So yan lang muna mga ka-office. Salamat sa follow sa page natin. Huwag na rin kalimutan i-subscribe at saka like yung video natin. So, yan lang mga ka-office. Thank you.